Hello guys! Welcome back po sa aking channel at ito naman inyong Ate Dang about love, 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 love. Ayan, so mga love lesson natin guys at more tips sa mga pampaswerte, mga love spell, money spell sa aking video guys sa aking channel. And please po, kung baguhan ka pa lang sa aking channel, please subscribe po at click the bell button para lagi kong updated sa aking mga video guys. So today, ang ating pong tatalakayin is ano yung mga ano dapat mong iwasan kung meron ka ng karelasyon. Kunwari, yan guys, karelasyon yung mga GF mo ganyan para hindi ho sila ma-turn off sa iyo. Para yung relasyon yung mag-work talaga. Talagang seseryosohin ka ng isang lalaki. So, ano ho yun guys? Sa atin kasi, hindi ho natin minsan naiintindihan. Lalo na sa mga kababaihan. Lalo na ho sa atin talaga. Na minsan ho, may mga nagagawa tayo na nate-turn off talaga yung mga lalaki. And then po sa mga young age, mga teenager. And hindi lamang ho sa mga teenager, talagang from the beginning ho sa teenage life mo, dapat hong maging aware ka na sa mga bagay nito. Kung gusto mo talagang ang isang lalaki ay magkaroon ng seryoso sa'yo at mag-gain ka ng trust para talagang seseryosohin ka din ng isang lalaki o isang babae. Yun guys, hindi lamang sa mga lalaki. Pati din ho sa mga kababaihan, babae man o lalaki, and lahat ito mutual. Ito ho, babae, lalaki, lahat ho advice. At i-apply ninyo agad-agad. Kung sa napanood nyo ang aking mga video guys, kasi dito ho marami kayong mga tips o mga ano guys para mag-work ang inyong relationship. Number one po na iwasan ninyo pag meron kayong, yung magkasama kayo. Number one ho na iwasan ninyo ay yung inyong cellphone. Kasi, yun guys, kailangan niya ng attention, kaya nga magkasama kayo. So, kailangan ninyo talaga ng ilaan naman yung oras ninyo na magkasama kayo. So, kung lagi kang nakatitig sa iyong cellphone, chinecheck mo yung mga posts sa Facebook, chinecheck mo yung mga message ng ibang tao, message ng kung ano-ano pa, unless naman na ho na emergency from your parents o mga kapatid, ganyan, pwede naman ho. Pero kung dito ka lang, nagfe-Facebook ka, magkasama kayo, kumakain kayo, tapos nag-uusap kayo, tapos hindi mo maintindihan kung anong sinasabi niya, guys, paano mo malalaman ng isang lalaki na kaharap mo, na seryoso sa'yo, kung hindi mo naman ipo-focus yung time mo sa kanya? Paano mo yung malalaman na isang araw hindi kanya lolokohin? Kasi hindi ka naman nagpo-focus sa kanya, nakafocus ka naman dito sa cellphone mo, at hindi mo naman siya malalaman kung anong, kahit man lang ano ba yung gusto niyang kainin, hindi mo matanong. Kasi nga, nagse-cellphone ka. Yun guys, pag magkasama kayo, at least sa oras na yun, maging focus ka din sa kanya. So, number two, yun ho, nasabi ko na ho sa ibang videos ko, yun guys, yung huwag ka nang mag-entertain ng ibang manliligaw mo. Yun guys, kasi para sa ilang lalaki, talagang ayaw niya yun, nakakasira yun sa pride niya. Sabi niya, pag inaano niya yun guys, maiisip niya na talaga nang hindi ka pa kontento sa kanya, hindi ka pa seryoso sa kanya, at hindi ka pa talagang sure na sure sa kanya, kahit may relasyon na kayo. And then, yun guys, una-una mong sinasabi ko, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong makikipagkaibigan, makikipag-close friends sa lalaking may asawa. Kasi, ano yan, turn off po yan. Hindi ho yan maganda tingnan. Hindi lang sa inyong mga BFs, ano, sa ibang tao, hindi ho yan magandang tingnan. Yung nakikipag-usap po kayo ng mga ano, sa mga taong may asawa, ganyan, nakikipag-close friend po kayo, iinom, nakikipag-inuman kayo, ganyan, hindi ho maganda. Hindi ho magandang tingnan, guys. So, number three, yung kunwari ho, meron kayong pupuntahan, meron, nag-set ho kayo ng date nyo, nag-set ho kayo ng ganito, mamamasyal kayo, tapos in the last minute, kinansel mo.
madi-disappoint po siya, magagalit siya. Kasi sa kanya, ready-ready na siya. Gusto niyo magkita kayo, gusto kayo makasama, tapos ikaw naman, bigla kang may ano na, ewan ko kung ano nangyari sa'yo, then bigla mo na lang kinansel yan. Ano guys, pero meron naman yung mga reason, yung mga valid reason talaga na hindi natuloy, ganun. So, mauunawaan niya naman yun, guys. Pero kung talagang kinansel mo lang dahil tinatamad ka lang lumabas o may nagyaya pa sa yung iba tapos ayaw mo sa kanya, di sa iba ka sumama, yun, guys. Mateturn off talaga ang isang lalaki sa'yo. And then, number 4, hiding your relationship. Ayaw na ayaw ng lalaki yan, guys. Kasi para sa kanila, proud na proud sila na naging girlfriend kayo. Proud sila na niligawan kayo. Proud sila na kayo ang karelasyon niya. So, kung i-hide mo yan, hindi mo man lang may pakilala sa mga friend mo, hindi mo man lang may pakilala sa mga magulang mo, syempre, may iniisip yan na hindi ka pa talaga niya, ano guys, may iniisip siya na hindi, may mali sa inyong relasyon. Kaya wag mo siyang i-hide, wag mo siyang ikakahiya. Kasi boyfriend ka niya, girlfriend ka niya, proud na siya sa'yo. So, dapat ganun ka din. And then, number 5, wag mo siyang kukontrolin. Wag mo siyang aanderin. Kasi ang mga lalaki, ayaw na ayaw nila yung kinokontrol sila. Lalo na pagdating sa mga kaibigan nila, barkada nila. Hindi naman sa ganun na kontrolin mo sila na wag na silang pumunta dito, wag silang maganito, itikil na to. So, slowly na anuhin mo yun, guys. Slowly na dapat na palalahanan mo sila. Pero yung kontrolin mo sila, na hindi ka dapat makipag-inuman dito, hindi ka sasama dito, huwag kang pumunta dito. Hindi dapat ganun, guys. Kasi kaibigan nila yun, barkada nila yun, nakasanayan na nila yun. So, hindi mo dapat sila binabawalan dun dahil marami silang pinagsamahan. Kasi yung mga, hindi lamang naman yung, kung gusto mo na sa'yo lang maiikot yung mundo ng isang tao sa'yo, hindi ho yung pwede. May kaibigan, may kapamilya, meron ano yun, guys. So, wag mo dapat yung kinokontrol sa mga gusto niyang gawin. Lalo na sa mga event, yung naglalaro sila ng mga basketball, ganyan. Yung mga lalaki, natural lang yan. Hayaan mo. Hayaan mo lang sila. And then, yung babae na hindi marunong magdala. Tapos marte pa. Hindi naman lahat ng babae. Sa ating kasi mga babae, minsan, nakikita mo na ano mo talaga yun na pag, ano guys, pag nasa labas ng bahay, maporma, pero pag sa loob ng bahay, walang kaayos-ayos, walang ano guys, makikita ng lalaki yan, mate-turn off sa'yo ang lalaki. Paglabas mo ang ganda-ganda mo, pero sa loob ng bahay mo, hindi ka man lang makapaglinis, tamad ka, ganyan, paglabas mo, magalante ka, pero sa loob ng bahay mo, ang dugyot-dugyot mo, yun guys, na-turn off po ang lalaki dyan. So, iwasan natin yan. And then, yung maganda ka, pero hindi ka madiskarte. Maganda ka lang, guys, yung panlabas ka lang. Paganda ka ng paganda, sige, bili ng mga ganito, pero wala ka namang silbi. Hindi ka nga madiskarte kung saan ka kukuha ng pambili mo, humihingi ka lang sa mga magulang mo, o humuhutot ka lang sa mga ibang tao para hingi ka ng hingi sa mga kapatid mo, ganyan, para may pambili ka lang ng mga kapritsyuhan mo sa buhay. Pero talagang in reality, hindi ka marunong magtrabaho para dyan. So, yun guys, na ano yung mga lalaki doon. Pagdating doon, talagang sa mga lalaki kasi, talagang ideal woman, gusto nila kasi yung ideal woman na proud sila na may mga achievement ka na girlfriend nila or asawa ka. Kasi gustong-gusto nila yung kinekwento ka din nila, yung mga nakakaharap nilang mga katrabaho nila, kapamilya nila, yung mga barkada nila, gusto din kasi nila na may nakwekwento sila na achievement mo. Kaya kung wala silang may kwento na ganyan, guys,
talagang nate-turn off sila sa'yo. And then, yun nga po, yung number 8, yung hindi ka marunong makisama. Pupunta ay gusto kanyang isama sa outing sa kanyang mga kaibigan. O kaya yung kunwari, yung ka-office mate mo, ka-office mate niya, ay kunwari, nangarap kayo ng binyag, ganyan guys, tapos gusto kanyang isama, tapos ayaw mo. Yun guys, pag nagkaroon kayo ng relasyon kasi, kung nasa relasyon na kayo, dapat magkasama kayo dun. Kasi kung gusto mong tumagal, makilala mo lahat ng mga partes sa buhay niya, kailangan mong mag-join dyan. Huwag kang KJ. Kailangan mong mag-join dyan. Ang number 9 po, yung sobrang silosa. Diligawan ka nga niya, girlfriend ka nga niya. And then, sobra kang silosa. I mean to say, wala kang tiwala sa kanya. So, paano ho mag-work ang inyong relationship ng matagal kung sa from the beginning, wala ka hong tiwala sa kanya? Wala. Ayaw na ayaw ho ng mga lalaki, guys, ng babae sobrang silosa. Ayaw nila yan. Talagang, ano yon sa marami akong nakakausap ng mga lalaki, marami na ako sa edad kong ito, marami akong naano guys, yun talaga yung mga ano nila na sobrang silosa. Kaya minsan nasasaktan din kayo. Hindi lamang sa nag-cheat na sila, nasasaktan kayo ng physical dahil nga ako sa sobra ninyong pagkasilosa. Yun guys, yung mga magkarelasyon, na magkajowa, magkalibin. Yun guys, and mostly sa mga mag-asawa ho, yan ho. Silosang babae na sobra sa pagkasilosa, hindi nilalagay sa tama yung sobrang-sobra na talaga. And then ho, yung last, yung insecure ka, yung palagi mong iniisip. Yun nga guys, yung pagkasilosa, palagi mong iniisip na papalitan ka niya. Yun guys, yung law of attraction. Alam mo ba yun? Yung kung ano yung nasa isip mo, yun ang mangyayari. Kaya iwasan mo yun. Kasi yun, yung isip mo na yun na magkakaroon siya ng babae. Isip mo na yun na maghihiwalay kayo one day, na maghihiwalay kayo. Maghihiwalay kayo, talaga kayo. Magkakaroon talaga ng gulo sa inyong pagsasama. Kasi nasa isip mo yun eh. Yun o yung vibration at law of attraction. Kaya iwasan na iwasan mo yan kung gusto mong magkaroon kayo ng successful na relationship. Ayun guys, at napakaganda at napakaraming tip na napag-aaralan at gusto kong ibahagi sa inyo. And thanks for watching po. Talagang ang aking mga video, hindi nakukuha po sa 8 minutes at 10 minutes guys. Talagang sumosobra kasi kahit bilis-bilisan kong magsalita dito, talagang marami akong na-enjoy na ano moments dito. Kaya salamat po sa sama nyo sa aking journey of life, sa mga love lesson na to, at talagang God bless po sa inyo lahat. More blessings and thank you po sa pag-watch nyo sa aking video.